Mahirap na ano. Lakad talaga. Papayat ka talaga sa mga beshies, mga papunta dito. Papayat po kayo dito. Kung ganito yung gawain nyo araw-araw, susundo, hatid, sundo, tapos mag-asikaso pa sa bahay. Ano talaga, kailangan ready kayo. Guys, good afternoon. Ayan. Nasa labas ngayon ng ano, Inday. Hindi ko kwento lang ako. Kasi mag-isa ako eh. Magsusundo ako ng alaga ko ngayon. Yan, 30. Lumagpas ako. Hindi ako nakaikot yung bus. Nabababaan ko dapat sa isang bus stop na interchange ko pumuntang Chingi. Eh, hindi ko alam kung ang tagal pa nung bus na parating. Nilakad ko. Ito. Nilakad ko pabalik dun sa ano. Pero maganda to kong nati. Puntan tayo lang panel. Diyos ko, talaga naman. Ma-exercise talaga yung ano ko ngayon. Na kung haba pa pala na ito. Late na. Tinay nyo ah. Ayan pa. Ganda, parang ganda ng beauty dito, diba? Ayan. Bundok. Ayun ah. Sa dulo niyan. Hintay lang. Malapit lang yun din sa amin eh. I mean, ilang station. Ilang bus stop. Naka-idlip ang Inday mo. Nantok kasi ako. Nantok na ako. Oh my God. Oh Lord. Talaga. Nagka na talaga yan oh. Minsan talaga ganito. Nakakatulog sa bus. Malagpas. Hindi ko na alam pabalik eh. Ayan yung bus na ano eh. Malayo na kasi yung mga bus station. Ay yung tawag dito. Mga terminal. Bus stop. Pag yung sa maliliit naman ng mga bus, hindi ko kabisado. Hindi ko alam kung dadaan ba yun doon dito. Kaya lakad ang init-init ko nang buti na lang nakahatak sombrero. Kung hindi susugdan naman yung balat. Bagay, nigra naman talaga. Diba? Ah. Oh. Pagod sa empty araw. Ganda dito, ang ganda ng view. Nakikita niyo ba? Hindi lang ako nang bumadali. Ang ganda. Ganda ng view. Diba? Tapos ano? Mga nag-aisa, parang sa taas ng MTR. Ng train, meron silang mga solar. Galing. May kagandahan dito sa ano sa Hong Kong. Yung ang talaga nila, transpo. Napakabilis. Mabilis talaga. Hindi ko maano. Walang traffic. Pag may traffic ka man, sandali lang. Hindi aabot ng 1 hour. Natulad sa Pinas, diba? Dahil maganda kasi yung mga infrastructure nila dito. Talagang ano. Mga extension. Ganda. Ayan, almost there. Diba? Kita nyo na yung dulo. Ayan. Miss ko pero ano oras na. Na. Nandito na ako sa Chingi, guys. Pataas. Pataas yung ano. Diba? Galing ako doon sa dulo. Wala kasing ano.
walang diretsong bus na paakyat dito sa school. Dati, yung kasi nasa Yunlong na si Kamkamtin. So, wala siyang direct na bus dito. Meron kasi dito bus station sa malapit sa school nila. Ano, dati, sa Chunwan, Discovery Park. Pinaka talagang point to point talaga yung babaan. Ngayon, grabe no. Alam niyo, first time, ay hindi naman first time. Ilang madalang ako magsundo, tas commute. Kasi normally, pag nagsusundo kami, may kotse. Agad, pag may lakad yung amo ko, yan, tumawag na yung amo ko. Nandun na doon sa office yung makalaga ko. Kasi, pag wala pa yung nagsusundo, na talaga sila iniiwan sa general office. Wala na, oras na, 11. Hindi 11 na. 15 minutes later. Maaga din kasi sila today lalabas kasi exam week lang nila ngayon. So yun nga, katulad na siya sabi ko kanina, sobrang sipag na amo ko. Talagang pag ano, pag gamit ng selfie yung sasakyan, siya nagsusundo dito. Pagod. Kasi paakyat siya. Kaling pa doon sa dulo. Paakyat siya. Tapos may hila-hila ka pa, no? Na-experience ko naman na yung magkasama kami ng among babae. Pagod. Talagang sipag lang talaga ng amo ko talaga. Minsan lang niya ako pinapasundo pag ano, pag may lakad siya. Pero pag normally talaga siya talaga nang susundo dito. Kaya, eh, di ba? Bless na rin. Bless talaga. Sa amo. Mabait. Masipag. Masipag mag-ano sa mga anak din. Sundo, ate. Namin rin nila activity. Lalo na yung alaga kong lalaki. Kasi nagpo-football pa yon. So, ayun, nandito na ako. Mami na lang uli. Hello, guys. Ay, ayan pa na tinapay. Ayan, hello. Next day. Yung vlog ko na yun, next day na to. Dito pa rin ako. Susundo pa rin ako ng alaga ko. For 2 days. Ayun, habang. Pero maaga ko ngayon. 10. Ano oras ba? 10 something. 10 pa lang. Nandito na ako. 10:30 ang labas talaga nila. Kahapon, late ako eh. So, sabi, eh, may klase yung alaga ko today. After dito. Punta kami ng Discovery Park sa Chunwan. So, may klase siya ng ano, 11:30. So, kailangan talaga maaga ako ngayon. Kaya, alam mo, takbo-takbo talaga dito. Kasi may time interval kasi yun sa mga bus. So, ano, talagang, ano, talaga dito, kailangan maaga yung ano mo. Maaga ka magbibiyahe. Kasi, kaantay ko ulit. Di ba, kunyari, kung interchange ka dito sa akin, sakto yung oras ko, eh pag mag-interchange pa ako pupunta dito sa Chin, talagang it takes time pag na miss mo yung bus. So, another 30 minutes, 20 minutes yung time interval niya. So, tagal. Kaya kailangan maaga talaga. So, yun ngayon, mga bago mag 9:30, lumabas na ako ng bahay. Sinakto ko talaga. Ayun, dito kaya ni school nila. Kita nyo dyan. Nandito, waiting muna ako sa kanya. Tapos bumili ako ng tinapay, mga beshi. Kasi, di ba, maaga. Nabi ko pang gawa sa bahay. Di pa ako nakapag-prepare ng lunch. Nag-defrost lang ng meat. Bala na mamaya. Wala na oras, naglaba pa ako. Nag-vacuum pa, nag-ano pa ng... dinis pa ng sahig, ng CR. Walang yung oras ko. Hindi lang makakain. Natutawa ko, may mga oldies dito sa ano, sa harap. Nagaan sila. And then, parang kumuko ba yan? Okay.
ano sila dito, mga matatanda dito, ganyan, ginagawa nila. Nagsinayaw sila dyan. Yung relaxing na sumo. Ay, tumayo. So, ayan, ganyan yung ganap ko ngayon for 2 days. Ako nagsusundo. Pagod. Sobrang pagod. Buti na ngayon, hindi. Ah, dito kasi dumaintit sa area na to. Kasi may mga bahay, oh. Mga building. Pero mamaya mainit na yan. Pag lumipat na yung anong araw. Ayan, busy day. Nilakad siguro kasi amo ko. May klase siguro siya. Kaya dalawang araw na siyang ano. Maaga yung ano niya. Lies niya. Pagod din yung ginagawa niya yung ano ba, kunyari, yung mga nakaraan kasi nasira yung sasakyan, ay pinaayos yung sasakyan. Ano, siguro mga 1 week yata yun na ano siya, commute, hatid sundo, commute siya. Pagod. Ay, ayan, minsan nakakwento niya, nakalagpas na siya ng ano namin sa street namin, sa station namin, no, baba niya. Nakalagpas na daw siya. Kasi nakatulog daw siya. Talagang pagod talaga. Antok. Siyempre, maaga ka magigising. Tapos asikasuhin pa yung mga... Ako naman nag-asikaso ng mga bat. Ng mga ano... Almusal. Ako naman. So nga lang, siyempre, siya man maghatid. Maaga rin siya magigising. Tapos yun, inaano talaga kasi nilal na yung oras sa bus talaga. Ayun, kailangan mo ano yun. Pag ano na, pag commute. Yung oras talaga. Kasi... may oras nga rin yung bus na dumating. Pag na-miss mo yun, alam, tayo ka naman alam 30 minutes, hindi ka tulad ng sunod-sunod na bus. Hindi. Yung mga malalaking bus, ha, yung kay MB ba yun? Yung mga maliliit na bus din na dumadaan din. Kaso nga lang, yung syempre, mas target mo yung talagang pupunta talaga dito sa location. Yung isang anuhan lang. Isa o dalawang sakay lang. Yun, pagod. Kasi pag lang talaga naamo, natutuwa lang talaga. Parang, kung araw-araw ko ito gagawin, hindi ko na alam. Talagang, ay naku, ayahay pa talaga ako pag sa bahay ako. Tapos yung namalis, kahit na paano nakakapag-almusal ako. Nakapag-cellphone ako konti. Ngayon, hindi pa ako nakapaglinis ng bahay namin ng kwarto. Hindi pa kami namalingkirin. Baka sa ano. Just baka bukas. We'll see. Friday din. Basta busy. Sobrang busy rin talaga dito. Kaya dito lakad ka talaga. Habang nang nilalakad ko. Ay naku. Hindi lang dito marami ng ano. Mga tagusundo mamaya. Marami rin dito ano yung mga ibang mga kachuch. Yung ibang ka-church ko din. Mga Galilee ladies din. Dito rin nagsusundo minsan. Kilala ko sila. Ako hindi nila ko lala. Ngayon. Wala, nakakatuwa. Wala lang. Ayun lang, share ko lang naman yung mga ganap ko dito. Mga for 2 days kong ano. Pahirapan. Pahirapan na ano. Lakad talaga. Papayat ka talaga dito mga beshies. Mga papunta dito. Papayat mo kayo dito. Kung ganito yung gawain nyo araw-araw. Kung susundo, hatid, sundo. Tapos magkasikaso pa sa bahay. Ano talaga kailangan ready kayo. Panoorin nyo yung vlog ko yan. Na ano. Na kailangan may self-preparation kayo. Na kaya ready kayo sa lahat. Ha? You'll be ready. If you decided to go work here as a helper. Especially... for a first timer like me, talagang sobra. Hindi siya madali. Pero okay na, masaya naman, masaya naman. Basta enjoyin mo lang and tiwala lang kay Lord sa mga ano, mga nangyayari sa buhay natin ngayon. Dahil nahirapan man tayo ngayon, but right time, in God's will, diba, ma-ano din, ma-overcome din natin yun. Ganun lang, yung mahirap lang talaga, ganun talaga. Pero ano, kaya natin yun. Laban-laban lang.
Ayun, end ko na yung vlog dito dahil mga hindi naman din ako makakapag-vlog pag nandito na yung mga bata. So, ayan. Ayoko lang din na ipakita rin sila sa vlog ko. Alam mo na, privacy. Yeah, ako na lang. Maghawa kayo sa mukha ko, ha? Maaybag ko. Anyway, bye guys. Yan. Marami ng mga ano yan. Parating na yung mga kunyangers. Mga helper. Susundo rin ng mga alaga nyo. Diba? Kaya mga healthy mga matatanda dito. Mga 70 plus, mga ano, lalakas pa. Talagang laban pa, kahit kuba-kuba na dito, talagang nag-ano pa, namamalingki pa. Talagang kahit naka-wheelchair ka, mamalik. Talagang, ano, grabe talaga sila. Sobrang, ay, nakagandaan sa mga Chinese talaga. Sobrang antarang nila. Sipag talaga sila. Sobrang sipag nila. Hindi nila, parang yung kapansanan mo or nahirap sa'yo. Para sa atin, pag sa Pilipinas, parang naawa tayo, di ba? Makita natin, gano'n, matanda na, gano'n, parang sa kasado, or mamalingki mag-isa, ano mo yun? Pero sa kanila, normal na dito eh. Normal na eh. Parang minsan pa nga, kung tutulungan mo sila, parang ano pa sila eh. Parang awkward pa sa kanila. Kaya, anyway yun, kaya dito talaga, marami talaga rin ako natutunan sa ano, culture ng ano, ng Chinese, yung mindset, yung gawain nila everyday, na hindi sila pwedeng nakaupo lang tapos wala kang ginagawa, walang pakipakinabang na ginagawa. Kaya dito talaga bata pa lang talaga talagang hasaan sa trabaho, yung sa pag-aaral, yung time management, talagang hinahasa talaga sila. Kasi dito mabilisan ang galaw eh, mabilisan ang anong galaw dito, bawal pa, bagal-bagal dito eh. Bagal-bagal ka dito, maliit ka, bawal late dito, talagang time ano talaga dito, time is good. Bawal sa kanila mga late. Kasi parang sa isang araw nila, schedule na yung mga ano nila, gagawin nila today. Kaya talagang ano, ayun yung natutunan ko dito, talaga time management talaga. Kasi sa Pilipinas eh, gano'n lang, trabaho ko lang dito, tulog dito, ganyan. Kaya ito, ano lang, nood-nood lang, gano'n lang. Parang hindi mo, parang sa time mo hindi ka natututo. Sa time mo, parang waste of ano lang time. Yung time mo, in-spend mo sa walang kabuluang bagay. So, dito, natutunan ko talaga na bawat sandali, 1 hour, 2 hours, talaga dapat may ginagawa ka na, na papakinabangan mo in mentally, yun, spiritually, okay, reading a Bible. Meron kasi akong ginay na dito, disciple program sa amin sa church. So, yun, pag time, dinadala ko yun, pag may time, kasi pag nasa bahay naman, wala naman ako talagang time magsagot-sagot. O pag gabi na, wala ka na rin time minsan kasi ng oras na natatapos, tapos tutulog ka na lang, minsan ganun. Kaya ano, yun, ganun talaga, kailangan talaga, spend your time wisely talaga na. Ang gagawin mo sa ano, talaga yung productive na yung ano, bawat oras mo talaga. Tulad nito, wala akong ginagawa. Charot, ano, nag-vlog. Nag-vlog lang para focus natin sa ano, sa ating channel. Ay, na sige na, bye. Bye-bye. Sabi, parang balo dito. Salta na salita. Bye guys, God bless you guys. Ingat kayo dyan.